Mixed World. Welcome back again to Ophir Mirna Channel. Thank you so much, Ophir. Ngayon po ay meron tayo mga lilinawin na mga bagay-bagay, most especially dito po sa t-shirt ni Ate Mahal. So, ito po ay pinapaabot sa ating lahat ni Ate Lani Tesorero na hindi po ibinibenta ang t-shirt. Once again, hindi ibinibenta ang t-shirt ni Ate Mahal, kundi ito ay giveaway or ano, souvenir sa mga fans, since ang mga supporters ni Ate Mahal ang nag-request po nito na magkaroon ng t-shirt. At suggestion din ng mga supporters, okay? Ng mga supporters ni Ate Mahal na mapagawa ng musileyo si Ate Mahal. So suggestion, idea po iyon na t-shirt na giveaway or souvenir para doon sa musileyo. Hindi po iyon galing sa Tesorero family. At para alam nyo na, para talagang, kumbaga, ano, ang suggestion din ng supporters, okay? Kasi may iba't ibang teams po iyan. Ang dami po natin na iba't ibang teams. Okay? So, ang suggestion ay sila Ate Lani na mismo ang magpa-print po niyon para, kumbaga, masarap kasi sa pakiramdam naman talaga, di ba? Na, ayan, meron tayong souvenir. Kahit ako, masarap sa pakiramdam. Tingnan mo nga ito, itong glemo na lang, di ba? Galing ito kay Bunso Mix Molino and Ate Mahal. So, kahit battle na lang, wala na siyang laman, tinitreasure ko kasi galing ito sa mga minamahal at hinahangaan ko na personalidad. Na talagang grabe ang naitulong sa buhay ko. Is pong linawi ni Ate Lani na hindi po ito fundraising, okay? Hindi po yun fundraising yung t-shirt ni Ate Mahal. Kundi souvenir po iyon at requested iyon ng supporters na magkaroon sila ng souvenir or giveaway from Ate Mahal. So, suggested nila iyon na ang Family Tesorero ang magpa-print, okay? At iyon, suggested din ng mga supporters na mapagawan ang si Ate Mahal ng musileyo. So, by that, yan, iyon yung naisip ng mga supporters. So, hindi po yan ideya nila Ate Lani or ng Tesorero family. Okay? So, sana maliwanag po sa ating lahat. At nakita ko, saksi ako kung papaano sila nakatulong. Lalo na sa mga taong grabe ang problema, hindi na makatawa, under depression, and many, many mores, di ba? Many, many more. Ayan, mores. So, ayan guys, di ba? Kaya naman, talaga, hindi naman natin masisisi ang mga avid supporters na ganito ang paghanga nila. Kasi grabe ang impact na ng Mamig sa buhay namin. Ako, grabe ang impact nila. Malaki ang naitulong nila sa akin. Lalo na nung times na grabe pandemic and there are lots of problems surrounding in us. Sabi ko nga, we don't know how to laugh. But because of Mamigs, we are free to laugh. Diba? Kaya nobody can question how we admire them, di ba? How we supported them. So, nauunawaan natin iyon. So, ngayon kasi may mga tao, hindi naman natin kasi sa, alam mo, sa mga tao, sa mga Pilipino, sa mga tao, hindi pare-parehas ang isip. Meron dyan na, alam nyo na, gumawa ka na ng tama, gumawa ka na ng mabuti, hahanap at hahanap yan ng butas para magkaroon ng issue, yung mga negatibo, yun ang gusto nila. Eh tayo naman, ako naman, ayoko na mga ganyan. Gusto ko laging positibo. Why? Kasi if you always think positive, yung actuations mo is always positive and also the result is positive. So once it is positive, it is a great success. Yun dapat ang mindset ng mga Pilipino. Diba? Ganun ang mindset ng Mamigs. That's why, nandoon sila sa tuktok. But ano, humble pa rin sila. Even alam nila sa sarili nila na nasa taas sila. Pero napaka-humble nila. And then, ito pa po guys. Secondly is, hindi tumatanggap ng donation ang Family Tesorero.
Walang donation, okay? Ayusin na lamang po natin yung mga terminologies na gagamitin natin, okay? So, kapag po, let's say, ang isang team, let's say, for example, ang isang team, ha? Ang isang team is meron, kasi ganoon ang nangyayari sa ibang team, eh. May collection sila, and then pinag-iisa na lang nila, and then ibibigay sa Tesorero family. So, iyon po ay may kapalit na souvenir na t-shirt, may giveaway. Hindi po tumatanggap ang Family Tesorero ng donation para sa mulit mo sila iyon ni Ate Mahal. They make sure na may kapalit iyon na souvenir. Okay? Kasi iyon ay pagmamahal yung galing sa team na iyon. Pagmamahal nila iyon doon sa kay Ate Mahal. Okay? Ngayon naman, ang Family Tesorero, kasi mahal din nila ang mga supporters ni Ate Mahal, binibigyan nila ng pagmamahal din through t-shirt. Okay? Na idea din po ng mga supporters. Hindi po yun galing sa Tesorero family. Okay? So, ngayon, magkaisa na lamang po ang lahat para sa ikabubuti ng ating minamahal na si Ate Mahal. Hindi po nila inuobliga ang mga team o ang individual na tao na magkumuha ng souvenir na t-shirt o gift away. Diba? Hindi po yun compulsory. Voluntary iyon. Hindi po yun compulsory na you are obliged to avail that souvenir. So, ayan po. Iwasan na lang natin na magsalita ng kung ano-ano. Okay? Na makakasira tayo sa kapwa natin. So, why not just think positive, utter positive, and then, what? Act in positive way. Para, ano, kasi kung ganoon po na ang inisip natin ay positive, the outcome will always be positive. But if we think negative, ang darating sa ating buhay is puros negative, diba? So, wag nating piliin yung negative. Ayan, mag-pray ng mga yan, diba? Suggest natin na mag-pray sila ng kung ano-anong iniisip nila, kung ano-ano dyan. So, ayan. Para malinaw po sa lahat, ha? Pinapaabot ito ng Family Tesorero ni Ate Lani sa ating lahat. Okay, please do share para maliwanag po sa lahat. Please do share sa mga GC. Okay? Na meron po kayo. Okay? So, mas mahalaga sa GC kasi pag-usapan yung mga makabuluhan. Kasi I heard, meron dyan, narinig ko nakarating sa akin na may ibang usapan in regards to that. Hindi ko na lang i-mention kung sino ang mga yan. Pero nakarating talaga yan sa akin nung nakaraang araw pa, ang mga issue in regards sa t-shirt ni Ate Mahal. So kung hindi naman po kayo mag-a-avail, ayaw nyo ng souvenir, ayaw mo ng gift away na t-shirt from Ate Mahal, just shut up. Close your mouth. Okay? Alam mo kasi, di ba, once again, may pasalamat kayo ng mga mababayat, ang mga Tesorero family, si Ate Mahal, si Labanso, Migs Molino, ayan. Pero kung magkataon na na rin sa inyo, 'di ba? Dapat maging knowledgeable kayo. Kasi kung sa iba niyo 'yan gawin, or let's say for example, yes, may makaaway kayo na ganoon, may cyberbullying or may cybercrime na tinatawag. Kaya nga there is anti-cybercrime law. Ayan, even GC pwede 'yang gawin na pwede 'yang gawin na ebidensya laban sa'yo. Okay? Hindi ko naman sinabi na ang Tesorero family is gagawin niya sa inyo, no? So, I'm just giving you informations para huwag niyo na yan uulitin. Diba? Kasi kapag nasanay na kayo sa ganyan na pag-uugali, kahit hindi sa ganitong bagay, gagawin niyo yan sa iba. So, para maiwasan nyo yung mga consequences na maaaring mangyari doon sa ginagawa po ninyo. At chismis nga ngayon, meron ng kaso, pwede kang makulong. Ayan. So, yan pa po na mayroong patas tayo sa may anti-cybercrime law. Alright? Ayan. Minsan dapat maging knowledgeable din tayo, di ba? Alam natin yung mga kahit paunti-unting batas, di ba? Kasi mahirap iyon. Sabi nga na
mayroon tayong may kasabihan tayo na ignorance of the law excuses no one. Okay? So, yan. Maliwanag na po sa lahat na ang t-shirt, yan ay suggestion or requested by AVID supporters. At hindi yan idea ng Family Tosserero. Alam naman natin kung gaano karami ang nagmamahal. Of course naman, hindi yan tatanggihan ng Family Tosserero kasi mahal ni Ate Mahal ang mga fans, di ba? Kung makakabuti naman kay Ate Mahal, why not? Di ba? And then, masarap sa pakiramdam na galing yung t-shirt sa mismong pamilya ni Ate Mahal. Sila mismo ang gumawa. Once na ma-receive mo iyon, wow, grabe. Parang kasama mo na lang si Ate Mahal. Ganun yung pakiramdam ko. No? And I know ganun ang pakiramdam ng mga AVID supporters, di ba? So, ayan sa mga ilan-ilan, please, just shut up. Hindi po tayo makakatulong sa ganoon na paraan. Kahit sa kapwa natin, hindi na lang kay Ate Mahal, kundi sa kapwa natin, hindi tayo makakatulong kung ganoon palagi ang mentality natin. Okay? So, I do hope so maliwanag na uulit-ulitin ko talaga iyon para maging clear na clear sa ating lahat. No. So pag mayroon kayong nabuo, halimbawa nabuo sa isang team na pera na ibibigay doon kay Ate Lani, papalitan iyon ni Ate Lani ng t-shirt, gift away, okay? Souvenir. Hindi din po iyon binibenta. Okay? So 350 pesos po iyon. Pagmamahal, sabi ko nga sa mga vlogs ko, sa content ko, support or love natin 'yon kay Ate Mahal. Kapag sinuot natin iyon, ramdam natin na kasama din natin si Ate Mahal, na mahal na mahal natin si Ate Mahal. Iyon ay bagay na, kumbaga, just showing our love to Ate Mahal. Iyon. Walang kung ano-anong issue doon. No? Ano ba yan? Okay. So, may mga susunod pa tayo na ika-clarify. Okay, isa-isahin natin, himay-himayin, para mas lalong maintindihan ng karamihan. I know na uunawaan ng mga AVID supporters talaga, but there are some na hindi dyan nakakaunawa. Okay? So, thank you so much sa lahat po ng mga AVID supporters ng Mamigs, salamat po sa pagmamahal ninyo from different teams. And then, by the way, gusto ko lang i-insert. There are teams na they are imposing rules and regulations. People must understand why they are imposing rules and regulations to maintain the integrity, respect, love, and unity ng Mamigs supporters, most especially ni Ate Mahal and Bunso Migs Molino. We are protecting their integrity. So nobody can question that kasi we are AVID supporters. Alright? So please just respect if they are imposing rules and regulations. Talagang tatanggalin kayo sa GC na iyon kapag pasaway kayo. Kapag hindi kayo sumusunod sa rules and regulations. There are some teams that imposing rules and regulations. Kung ayaw nyo ng rules and regulations, hindi naman po kayo pinipilit na mag-join doon. You are free to leave that group page. Okay? Alright, so dapat alam natin iyan. Kasi kapag may rules and regulations ang isang grupo, that will maintain peace and unity. Plus, ano, tatagal ang isang grupo na may ganoon na rules and regulations. Pero kung pabara-bara, walang rules and regulations, there are lots of hate comments, no? I'm pretty sure 100% it will elapse, totally elapse. So I'm very, very proud to those Mamigs teams, different teams that they are imposing rules and regulations. Such Migs and Mahal Worldwide Supporters, MHM, okay? Tapos yung Mahal and Migs page, tama ba ako? Yung kay Ate Nancy, Singapore team, they are also imposing rules and regulations sa Taiwan. Nakita ko they are also imposing rules and regulations. So sa mga hindi ko po na-mention, I know na may mga hindi pa ko na-mention dyan. I do apologize kung hindi ko pa na-mention. Medyo, alam niyo na sometimes may
Alam niya, medyo tumatanda ako. Mas magaling sa akin si Ate Mahal sa mga memories. So, ayan na. Thank you so much. So, antayan niyo, abangan niyo ang iba ko pa pong mga paglilinaw. Okay, thank you so much. God bless us all. If you are just new here in my channel, please don't forget to subscribe and hit the notification bell para lagi kang updated sa ating mga upcoming videos and updates. Plus, please do like, give your best comment in the comment section, and share para marami tayong ma-inspire. Thank you. Bye-bye.